yung investigador na dapat magparapin test sa kanila, yung pamismo pumigil na hindi na kailangan pa. Yung victim na parapin test. Samantalang, yung mga nagpaputok, tinadtad ng paputok yung victim, hindi pinaparapin test. Yung mukha mo palang pangising-isi ka, ngiting aso to eh, Mr. Chair. Kanina pangiting aso siya. Lahat dito na kayo ko, kita mo seryoso, itong hinayupak na to, tingnan mo yung mukha niya, ngiting aso. Parang pinagtatawa na lang tayo. Look at the face of this stupid. Wala kang aksyon na ginawa. Anong klaseng hippie ka? Dapat hindi ka nag-hippie dyan kung di mo kayang kontrolin yung mga tao mo? Bakit mo po pinapaparafin test si Jim Boy? Sir, nalagandag nga. Hindi diba? Po, wala po akong instruction na ganun, sir. Sino ang nag-order na iparafin test si Jim Boy? Sino? Pinaparafin test niyo si Jim Boy. Pero yung mga kabaro ninyo, yung mga nagpaputok, hindi niyo pinaparafin test. Yun ang papakisagot. Sino po may utos na iparafin test yung biktima? Captain Tipasi, meron ka sagot dyan? Sir, yung pagparapin po sir sa victim, isa part po ng procedure po sa crime scene processing po. Dahil ang victim po ay naabutan po ng ating tropa doon po sa crime scene. So, allegedly po, ang based on the information po na binigay ng ating po mga IOC, na ito po ay involved sa shooting incident, itong insidente po. No, sir. I have to cut you off. Galitok sa mga sinungaling. No. Alam na mga polis ninyo na walang baril yun at hindi nagpaputok yun. Hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon na lumaban dahil nga wala siyang baril at lumundag na nga lang dahil base sa mga statement nyo dito pa ulit-ulit. So, alam nyo na wala siyang baril, alam nyo na hindi siya nagpaputok, bakit yung po pinaparafin test pa rin siya? At bakit yung mga tauhan ninyo hindi nyo pinaparafin test? Pakisagot lang po ng diretso, walang paligoy-ligoy. Sir, una po, protocol po yan sir sa amin, sa pag-involve ng mga ganong insidente, even the victim po sir ay pinaparapin po. Okay, sige. Ang alam mo po, hindi po namin naparapin yung mga police dahil hindi po namin sila sir custody. We base lang po sa request kung paparapin po yung mga police or not. Yun lang po ang trabaho. No, I was informed, hindi po sila pinaparapin test dahil tumanggi sila. Dahil yung investigador na dapat magparapin test sa kanila, yung pamismo pumigil na hindi na kailangan pa. Kaya hindi na parapin test. Kasi kung gusto niyo lang po talaga, kaya niyo obligahin itong operatiba to the chief of police, Colonel Umipig, na hoy, magparapin test kayo. I talked to you, Colonel Umipig, that night na sa Burol, di ba, ikaw mismo nagsabi, tumanggi mga police na magparapin test, maging investigador, uncooperative sa pagpaparapin test sa mga operatiba. Tama? Tama po, Your Honor, Mr. Chair. Ilang beses ko pong inutusan ang Chief Investigation Section at nung investigator in case na ipaparapin test yung mga suspect, Your Honor. Nadinig po yan ng ibang officers, ilang beses kami nag-case conference, Your Honor. Thank you. Ito ang masakit, Mr. Chair, no, Sen. Riza. Yung victim na parapin test, samantalang yung mga nagpaputok, tinadtad ng paputok yung victim, hindi pinaparapin test at tumanggi pa. Alam mo, hippie, it's just na napakahina mong hippie. Ha? Involve yung mga tao mo sa shooting incident. Anong protocol? Parapin test sila, di ba? Yes, Your Honor. Hindi po sila parapin test. Inutos ko po yan, Your Honor, dito po sa Chief Investigation Section at ng IOC, Your Honor. Ngunit hindi po nila ginawa, Your Honor. So anong ginawa mo nung hindi nila ginawa? In-expect ko, Your Honor, bago namin i-inquest yung anim na suspects is nandun na sa case folder, Your Honor. Alam mo yung mga investigador, ha? Nagdepende rin yan sa'yo, ikong hippie. Kung sinabihan mo yung sasama mo yung mga polis na yan, usasan mo at ipaparepitis nyo. Bakit hindi nyo ginawa? Ginawa ko po yung lahat na utos, Your Honor, hindi po yung nasa. Lang. Wala kang aksyon na ginawa. Anong klaseng hippie ka? Your Honor. Mo, hindi mo kayang kontrolin? Kadali lang, report kayo dito sa akin. Pag-report ako, sasaan nyo yan. Pagkatapos, si parapintis nyo,
Ang katigas ang ulo ng mga pulis natin. Bakit ganun ang hindi mo kaya? Dapat hindi ka naghihipay dyan kung hindi mo kayang kontrolin yung mga tao mo? Napakasimple yung investigation. Part of the investigation yan. Yung pagpaparapintis. Tingnan nyo, lumalabas tuloy na napaka-bias natin. Yung patay. Dahil sabi nga, part of the protocol na talagang dapat mag-undergo na paraprintis, okay. Granting, patay na yun eh. Hindi nyo makahindi. Itong mga buhay na bumaril, hindi nyo pinaparapintis. Ganun na kainutil ang commander ngayon ng polis. Hindi kayang ipaparapintis yung tao niya. Mr. Chair? Yes, go ahead. Mr. Chair, Colonel Umipig, kasi kung hindi po sila pinaparafin test, eh di paano nyo po masisigurado kung sino ang nagpaputok at sinong hindi? Your Honor, Mr. Chair, may justification po yung investigator on case at chief investigation, bakit hindi po nila sinunod yung aking utos, Your Honor? At ano po sige, yung justification? Anong justification na yan? Sino? Investigator? Your Honors, I am Police Captain Arabejo, the Chief Investigation of Bonifacio City Police Station. Your Honor, there was no order to conduct paraffin test on the suspects, six suspects. During the investigation... Sir, sorry to interrupt, Captain. Parang nasusurreal na ako. Parang ano, bangungot na to. Sinasabi po ni dating Navotas City Police Chief, inutos nila, pero sinasabi po ni na Captain Arabejo, walang utos. Ano ba talaga? Bakit may lost in translation? Mr. Chair, baka may sagot si General Gabas, sa misteryong ito? Yes, Your Honor, we tried, we had them explain kung bakit wala pong parapin. And according to the explanation of Captain Arabejo, who is the chief investigator, and Sergeant Galvez, who is the IOC, signed by them, according to them, sir, because positively identified na yung sixth involved personnel that discharged their firearm, quote and unquote. The two of them, quote, the undersigned have decided not to subject the said suspect to paraffin examination. Therefore, we can see here, Your Honor, that not having the paraffin test on the suspect was a clear, conscious, deliberate decision on the part of the chief investigator and the IOC, sir. Pinapayagan po ba yan, General Gapas? Hindi po ba SOP kapag may operasyon, arresting operation man ito, pero nagresulta sa ganitong putukan, may napatay pa? Hindi ba SOP ang pagkondukta ng paraffin test? Yes, Your Honor. So that's why kasama na ito dun sa mga administrative na kaso nila, ma'am, nahaharapin, ma'am, because of this. And Mr. Chair, mamaya itatanong ko kung hanggang administrative lang ba, wala bang criminal. Besides, General, meron po bang na-recover na mga bala o basyo dun sa scene of the killing? According to the SOCO, ma'am, wala po silang nakuwang material evidence in the crime scene. Isa pa pong misteryo. So alam mo, Mr. Chair, imamatch sa firearms nung ani. Alam mo, kayong dalawa, Tarpeo at De La Cruz, you have a lot of explaining to do. Bakit? Ako, kahit na hindi ko nakita, sigurado ako pinagpupulot yung empty shell doon ng mga trupa ninyo. Bakit wala nakita yung suko, kahit isa man lang? So kung pinagpupulot ang mga empty shell, mayroong kayong intensyon na itago ang katotohanan. Ayaw niyong malaman na kung sinong nagpapaputok. Dahil tinago niyo mga ebidensya, tinanggal doon sa kamsin. Ang daming putok na narinig mo, di ba? Marami kang narinig na putok? Yes po. Yes. So ilang rounds, estimate mo? Doon po sa lima po, except po kay Sergeant Maliban, tag-iisa lang po, Your Honor. Tag-iisa? Opo. Tag-iisang round? Tag-iisang putok po. Isang putok? Opo. Si Maliban, ilan? Mga tatlo hanggang apat po. Tatlo hanggang apat? Nakita mo? Yes po. So saan siya nagpapaputok? Sa tubig po. Tubig? Ilog sa ilog po. Alam Mr. mo, Chair? Yeah, dali lang.
Captain Rabiho, may interest ka ba na ma-solve yung kaso na ito? Yes, sir. Oh, bakit hindi mo pinaparapin test? Sir, considering na yung mga suspects po natin ay umamin po in several na instances sa aming opisina, sa harapan ng aming COP and other PCOs, sila po yung umamin. Aside from that, alam na natin umamin. Oh, aside from that, di ba mas makabuild ka ng stronger case kapag mayroon pang, aside from the testimonial evidence, mayroon ka pang scientific evidence para madiin sila. Oh, bakit hindi mo? No, testimonial evidence, pwede yung ma-recant, di ba? Pwede yung mabago, pero ang scientific evidence is the solid. The best evidence that we can provide to the court. Bakit hindi mo ginawa? Your Honor, that is why we subject the firearms of the suspects for ballistic examination. Yan nga, ballistic lang, haga ballistic. Yung parapin, hindi nyo ginawa. Kasi nakikita dito eh, yung pagka-bias natin, yung patay, pinarapin test. Tapos yung mga police na nagpaputok, hindi pinaparapin test. Di ba? Nakikita nyo? Oh, saka Mr. May intention ka ba na itatago yung katotohanan? Ha? Wala po kami intention, Your Honor. Kasi kung may intention ka, anong klaseng investigador ka? Kung pagtakpan mo yung katotohanan, hindi po pwede yun. Your Honor, the absence of paraffin test cannot nullify the process. Alam natin yan. Alam natin yan. Hindi yan siya conclusive, di ba? Hindi conclusive, but it helps. It helps. It helps. Malaking tulong yan sa investigation na ginagawa. Di ba? Oh, hindi conclusive. Porque hindi conclusive. Ayaw niya yung gawin ng protocol. Ginawa niyo sa patay. Hindi man kaya conclusive yun. Oh, hindi conclusive evidence, pero ginawa niyo sa patay. Para meron kayong pagdipinsa na kung nag-positive yung patay, ay positive ba ang patay? Sir, based on the scientific reports are negative po. Oh, hindi nag-positive. Yung nga, hindi niyo ginawa sa mga suspect. Napaka-unfair ninyo. Ikaw, investigador ka. Dinerek mo yung, nirequest mo yung suko na iparapintis yung patay. Tapos, itong mga suspect na nagpaputok, na bumaril, ay hindi ninyo pinaparapintis. Your Honor, we did not request the parapintis of the victim, Your Honor. Mr. Chair. Sino ang nagpaparapintis sa victim? Your Honor, the suko themselves, Your Honor. At sa matter of protocol? Yes, Your Honor, sa matter of protocol po. O hindi mo ginawa rin as a matter of protocol itong apat na nagpaputok o yung anim na nagpaputok para pintis nyo. Actually, Your Honor, yung aming desk officer, nung pinareceive yung mga baril sa opisina po namin sa Caloocan, nag-ask po ng question dun sa nagpa-deliver kung ito lang ba ang papareceive ninyo. Yun po ang pagkakalam po. Mr. Chair. Sige, go ahead, Senator Risa. Mr. Chair, so Police Captain Tipache, di ba kung may ballistics investigation pero merong ding paraffin test, di ba mas magiging airtight yung kaso kung ganun kesa kung ballistics investigation lamang? Yes, ma'am. May baril po, kung may involved naman na tao, ma'am, automatic, ma'am, talaga, paparapin po yun. Para ma-match kaninong yes, firearm, yes, ang kaninong mag-test ng positive sa paraffin test. So, kung ganun, Mr. Chair, bakit hindi nga po ginawa ni na Police Captain Arabeo? Di ba mas gusto natin mas malakas kesa mas mahina ang kaso natin? Arabeo, is that your discretion not to subject them to paraffin test or umayaw sila? Klaruhin natin. Your Honor, that was based on our sound judgment. And in good faith, considering that the direct testimony of the eyewitnesses is sufficient to establish the guilt of these six suspects. Sorry, Mr. Chair, excuse me. Sorry. Last point lang dito, kay yes. Rabeho. De, lahat tayong nagtatrabaho sa gobyerno, gusto nating mag-presume ng regularity, good faith. Pero sa sitwasyong ito, isa po ito sa maraming punto na parang hindi po talaga sound judgment, Mr. Chair. Salamat, yes, Mr. Chair. Chair. Thank you. Nakakapikon itong si Captain Arabeho eh. Sarap ipakulong sa baba eh. Now, sabi nung si Captain
Boy Etepase protocol na iparapin test victim and mga police involved sa shooting. And ikaw, sinasabi mo, sound judgment na hindi na kailangan base sa testimony ng mga witness. You don't deserve to be a policeman. You really don't. Ikaw yung nakakatakot na maging police. Ikaw yung mga tipong pagdating sa kalye, dapat katakutan. Sabi mo sa akin, saan ka gumagalagala para sa mga araw na yon, iiwasan kita dahil natatakot na ako sa'yo. Dahil nakakatakot. Sa pagmumukha mo palang pangising-isi ka, ngiting aso to eh, Mr. Chair. Kanina pangiting aso siya. Lahat dito nakayuko. Kita mo seryoso. Itong hinayupak na to, tingnan mo yung mukha niya, ngiting aso. Parang pinagtatawan na lang tayo. Look at the face of this stupid policeman. As in, tabi sa mga policeman na nandito, I respect you all, especially Colonel, Lieutenant General Colonel Rodel Ceremonia, and I respect this gentleman who's been a friend of mine for so many years. But this guy, I don't have a tiny respect. Kanina pa tayo nagagalit dito, pangising-ising aso siya. And he's stating na sound judgment daw yun base sa mga witnesses na nagsasabing nagpaputok yung mga polis kaya hindi na iparapin test at mismo kinukontra ng kanyang ng chief o polis ng Nabotas. And mismo sinasabi nitong si Captain Tera Tepase ng SOCO protocol. So sinong tama sa inyo? Ikaw o si Captain Tepase? O si Colonel Umipig? Silang dalawa versus you. Sinong tama sa inyong tatlo? Yung dalawa versus ikaw. Sino sa tingin mo? Huwag kang ngising-ngisi. Captain, sir, sino po? Sir, ang alam po, sir, tama po ang ginagawa po namin, sir. Tama ang ginagawa nyo. So, ibig sabihin, mali itong dalawa. Ikaw ang tama. Is that what you're saying? So, mali yung nakalagay sa protocol sa libro ninyo. Mali at ikaw ay tama. Baguhin na lang natin yung nakalagay sa PNP manual ninyo dahil sundin na lang natin yung sinasabi mo dahil mas marunong ka. You see, you cannot answer. Kasi alam mo, mali ka. Kaya lang talaga, Mr. Chair, ang sarap ipa-contempt din to eh. Mo, yung sound judgment na yan, para sa akin, very unsound. Very unsound yung judgment mo. He's making stupid out of all of us here. Really? Gusto niya gawin tayong mga tanga rito. Naging kapitan ka lang, akala mo, alam mo na lahat, tatalunin mo na, pati si General Ceremonia. Kapitan ka pa lang. E paano na kung ikaw yung naging colonel, kung ikaw naging chief PNP, baka patay na lahat ng Pilipino. Pagbabaritin mo na lang lahat. Hindi ka nahiya kay General Ceremonia, hindi ka nahiya kay General Gapas, kay General Gurat. Magsasalita ka ng ganon, na these three gentlemen, alam nila na nasa protocol yun. Na iparapin test, both sides, victim and mga police involved. And then kukontrahin mo ano yung pinaniniwalaan nila. And who are you? You're just a captain kumpara dito sa mga general. Now, make us stupid, make them stupid as well. Sabihin mo sa kala, in their face, tell them again. Tingnan natin kung kaya mo sabihin yan.